Ang mga primates ay kabilang sa nilikha ng Diyos na may kagilagilalas na talino. Pero paano kung isang araw ay ang talino ng mga ito ay pumantay sa mga tao at gawing inferior ang sangkatauhan? Halina't panoorin natin ang istorya ng mga primates na gustong sakupin ang sansinukob at pagharian ng daigdig. Ano ang mangyayari sa kalagayan ng sangkatauhan? Unggoy, ngunit kung hawakan tayo ng mga tao, lalaban tayo. Sa loob lamang ng 8 taon, higit sa 90% ng populasyon ng tao ang nawala. Pinangunahan ni Cesar ang pagdiriwang papunta sa gubat sa likod ng tulay upang mabuhay. Ang anak na lalaki ni Cesar na nagnangalang Blue Eyes ay tila medyo mapanghimagsik. Ang kanyang pangalawang anak ay ipinanganak din ngayon. Ngunit ang karamihan ay biglang sumugot sa araw na iyon, nagsimula ang gera. Blue Eyes at Ash habang pauwi, biglang bumangga sila papasok ang mga tao dito. Ang lalaking nakakita sa kanila ay takot na takot, binaril niya dahil natatakot siya. Si Ash ay nahulog sa lupa na nasugatan, ngunit ang tunog ng putok ng baril ay gumising kay Cesar. Nag-alala sinabi ni Rocket kay Cesar, binaril nila ang kanyang anak na si Ash. Sinusubukan ni Cesar na huminahon, pagkatapos ay tumingin sa karamihan ng tao sa harap niya. Labas, takot na takot ang mga tao, bilisan mo. Sinabi ni Cesar kay Koba upang sundin ang mga ito. Sumusunod si Koba at nakikita ang base ng mga nakaligtas. Kaya bumalik siya at sinabi kay Cesar na dapat silang aktibong umatake. Ngunit iniisip ni Cesar na kung magdeklara siya ng gyera, gagawing maraming bahay ang mga unggoy. Ginagamit ang Koba bilang isang pagsubok na paksa ng mga tao, nag-iisa upang hanapin si Cesar. Ngunit ang sinabi lang ni Cesar, nilalaman din ito. Iniisip din ni Cesar na dapat gawin ito, nagdadala rin ng isang hukbo ng mga chimpanzees. Matapos silang makita ng lahat, nagpapanik sila at naghahanda para sa laban. Nagkaroon ng pagkakataon si Malcolm na magkita minsan, tumayo bilang kinatawan ng mga tao. Binalaan sila ni Cesar mga unggoy at tao. Ang tubig sa ilog ay hindi lumalabag sa mahusay na tubig. House of Monkeys, bahay ng tao, huwag ka nang bumalik. Matapos sabihin yun, pinangunahan ni Cesar ang hukbo umalis sa lugar na ito. Kaya nagpa siya ang mga tao na makipagdigma upang atakehin ang bahay ng unggoy. Ngunit sinabi ni Malcolm na ang negosasyon ay marahil ang pinakamahusay na pagpipilian. Kaya siya ay dumating ang gubat na naman ng mga unggoy. Mag-isa siyang pumupunta doon, pinangunahan siya sa harap ni Cesar. Ngunit pinitigilan ni Cesar ang lahat. Gabayan mo ako. Sinama sila ni Malcolm sa istasyon ng hydroelectric at sinubukang ipaliwanag. Mabait si Cesar, sa wakas ay pumayag. Kinabukasan pinangunahan ni Cesar ang hukbo sa lugar na ito. Sinabi ni Maurice na nagalit siya kaya't hindi siya sumama, pero sa totoo lang snake si Koba. Sa tulay at nakakita ng tao ay naghahanda ng isang napakalaking halaga ng mga sandata. Lumusat ito sa bodega, ngunit natuklasan ng isang lalaki. Nagpakita si Koba ng isang mabangis na ekspresyon, halos mabot ang hangganan ng galit. Nagpanggap na tanga si Koba at ligtas na umalis sa lugar na iyon. Sa kabilang banda, ang mga tao niyon ay naghahanda upang simulan ang istasyon ng hydroelectric. Ang bomba ay hamarang sa kanilang paglabas, mabait na si Cesar, sa wakas ililigtas sila. Anak na lalaki ni Cesar ay walang muwang na tumatakbo upang makipaglaro sa mga tao. Ngayon pa man pumupunta ito sa toolbox, biglang natuklasan ang isang baril. Isang pipi na kasama sa kupunan, agad na iniunat ang kanyang kamay upang habulin ang munting unggoy. At kinuha ang kanyang baril at itinutok sa kanila. Noon sumugod si Cesar at binagsak ang lokong yun. Sinabi ko sa iyo na huwag magdala ng sandata. Nagagalit si Cesar, itinapon ang baril sa tubig, pagkatapos ay sasabihin sa tao na umalis kagad. Umuwi si Cesar ay nabatid na ang kanyang asawa ay may malubhang karamdaman. Tapos sumunod si Malcolm, ang babaeng kasama ni Malcolm ay nagsabing mayroon siyang gamot. Tumingin si Cesar kay Malcolm na may luha sa mga mata, sabihin wala na siyang tiwala sa kanila. Ngunit nakatingin sa asawa sa sakit, sa huli pumayag pa rin si Cesar at pinayagan sila. Si Koba ay bumalik, nakikita ang mga unggoy na tumutulong sa mga tao, galit na sabi nito kay Cesar. Sa pagkakataong ito ay ikinagalit ni Koba si Cesar, hinampas nito sa lupa si Koba. Inilahad ni Koba ang kanyang kamay sa pagsumite, pagkatapos ay umalis sa lugar na iyon. Nagpapanggap na bobo ito sa base ng tao ulit. Pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon patungo sa istasyon ng hydroelectric, sa wakas ayusin nila ito. Kung saan ang lungsod ay malayo, mayroon ding kuryente. Niyakap ni Cesar ang kanyang asawa, baka bumalik sa dati ang buhay. Ngunit si Koba ay nasa di kalayuan, iniutos sa mga subordinate sa light fuse sa apoy. At sa baba, binaril niya si Cesar. Nakita ito ni Cesar, lahat ng mga unggoy ay nagsimulang magpapanik. Hawak ni Koba ang baril sa oras na iyon, sabi ng pinatay ng tao si Cesar at sinunog ang bahay ng unggoy. Ang mga unggoy ay nabulag ng poot, nagpasyang makinig kay Koba, sumang-ayon na atakehin ang lungsod sa tapat ng tulay. Pagkatapos ay sumakay ng kabayo at pamunuan ng hukbo, sumugod sa harapan ng pinto ng lungsod ng tao. Nakita ng Blue Eyes ang eksenang ito, siguro na intindihan ng
mga salita. Nakatingin sa isang bungkus na mga unggoy na kahiga sa harap nito, sa kanyang puso ay takot na takot din. Ngunit alam lamang ni Koba ang pagkamuhi sa mga tao, galit pa rin na namumuno sa hukbo. Ginamit pa ang tank upang buksan ang gate ng lungsod Matagumpay na kinontrol ang lugar na ito. Personal na pinatay ang taong nakatayo sa tabi niya, ngunit tumanggi si Ash. Ipinapalagay nito ang Cesar ayaw gawin ng mga unggoy. Kaya galit na hinailan ni Koba si Ash sa taas sa kabinato si Ash. Ang makapangyarihan Cesar ang dakila ay bumalik na. Ngunit sa pagkakataong ito muli ang pagkakanulo mula sa mga kapwa. Gayunpaman si Cesar ay nasugatan ay natagpuan ng mga tao. Dinala nila si Cesar sa dating tahanan nito. Kailangan ni Cesar ng operasyon pero walang gamot. Kaya't si Malcolm ay muling lumusot sa bayan, nagdala lang ng gamot sa bahay. Dinala lamang ang anak na si Blue Eyes upang salubungin ang kanyang ama. Matapos malaman na binaril ni Koba si Cesar, sa wakas na isip nito ang lahat. Ngunit si Cesar ay mahina pa rin pagkatapos ng operasyon pansamantalang hindi makabalik. Mayroon itong isang human camcorder upang makita ang mga nakaraang eksena. Nagpa siya ang Blue Eyes na tulungan ang kanyang ama kaya hinahanap nito sina Maurice sa Rocket. Kilala ni Cesar ang kanyang asawa at anak ay patungo sa lungsod kaya sumusunod ito sa Malcolm. Dinala ni Cesar ang ilan sa kanyang mga makapangyarihang general upang umakyat sa tower sa lungsod. Cesar at Koba magsimulang mag-away. Miglang nasugatan ng tiyan ni Koba, isinapalaran pa rin ito ang buhay nito upang magprotesta. Ngunit wala pa rin laban kay Cesar, sinipa ito ni Cesar sa lupa pagkatapos ay binugbog ito ng tuloy-tuloy. Sa panahon ng kaguluhan, natamba sila mahuli ang lubad at magpatuloy sa paglaban sa hangin. Ngunit ngayon mga tao nagpasabog ng bomba sa lungsod, ang buong tore ay nagsimulang maghiwalay. Nakita ni Cesar ang mga sugatang unggoy kaya sinubukan upang isave ang mga ito at nakita ni Koba si Rocket. Ngunit huwag itong tulungan pagbaril ng baril sa kapwa. Nagalit si Cesar, tumetalon papunta dito. Si Koba ay tinamaan at nahulog sa gilid ng bangin, ngunit ang sugat sa tiyan ginagawang imposibleng umakyat. Tiningnan nito ni Cesar, hindi pinapatay ng mga unggoy ang mga unggoy. Hindi ka karapat-dapat maging isang unggoy, hindi. Sa huli, ipinikit ni Cesar ang kanyang mga mata at tinapos ang lahat. Ang dakilang hukbo ng mga unggoy ay nasa kapayapaan muli. Sinabi ni Malcolm kay Cesar, ang mga tao ay nakipag-ugnay sa militar, mabilis na sabihin sa mga unggoy na tumakas. Ngunit umiling si Cesar at sinabi, ang gera ay nagsimula noong unang panahon. Pumanhin talaga aking kaibigan. Mago Pollen, dalawang taong magkadikit sa ulo ng bawat isa. Pagkatapos ay pinangunahan ni Cesar ang hukbo, nagpa siya na umalis sa lugar na ito. Si Cesar pa rin ang kanilang hari. May nagsabing tama ang ginawa ni Koba, may mga tao ring nagsasabing si Cesar ang matuwid.